alindog na naman nga ang Disney princess nyo. Nilubayan ko na katakawan ko at yung pagka-princess ko, pa Fiona na. Mabilis lang naman akong pumayat, pero kung gusto nyong malaman yung sikreto ko, napakasimple lang. Kahirapan lang, Mare, kahirapan. Malakas makabawas ng timbang yun. Pagkayari nga naming magpakasasa sa bakasyon, balik slap soil na naman ako. Ilang araw pa lang mula nung umuwi ako, naging 12 bewang ko. Bakit nga hindi, balik itlog na naman kami. Baka naman maligaw ka, Mare, at ibang itlog ang nasa isip mo. Hindi ka papayat doon dahil lolobotian mo. Shoot, Mare, yung kukuri ka po ko, baka masight nyo. Kasabay nga ng pagbabalik alindog ko, pagpapaayos ng buhok. Pinakita ko nga kay Mare yung picture ni Ann Curtis para magaya yung buhok. Kaso, Mare, hindi daw kakayanin ang mukha ko, este ng buhok ko. Kailangan ko munang alagaan sa treatment bago makapag-bleach. Magdilaw na lang daw ako ng buhok kapag kamukha ko na si Ann. Grabe, Mare, Ann sakit. Pero joke lang yon, wala siyang sinabi. Nagkasundo na nga kami sa gagawin sa buhok ko, pambayad na lang ang kulang. Nagpahatid lang talaga ako sa sugar daddy ko, kaya nagulat siya nung lumalahad ako. O diba, mindset ba, mindset? Gulatin mo rin yung jowa mo, magpahatid ka sa salon, tsaka mo hinga ng pambayad. Kasalanan naman nila, Mare, kung bakit nagugulo yung buhok natin. Hige, sabunot pa more! Ito na nga yung kinalabasan at nagulat ako sa aura ko. Shoot, Mare, mukha akong hindi manginginom. Para bang napakasikip ko kahit sumasali sa paluwagan. Pero nakakahulog naman ako dahil mababaranggay ako. Bayad utang muna, Mare, bago paganda. Nabuhay nga ni Mare yung buhok ko, pero yung pinaka nagustuhan ko, hindi nasaktan yung kuto ko. Safe naman daw sila, Mare, kaya nakahinga ako ng maluwag. Ayoko lang talagang maulila yung mga maiiwang pamilya nila. Wala naman nagbago, ah. Oh no! Talaga ba? O masama lang yung loob mo dahil pinagbayad kita. Pagka-uwi ko nga ng bahay, pinagluluto na agad ako. Hindi ka ako pwede at kapapaayos ko lang ng buhok ko. Pero buhok lang daw yung ginawa sa akin, gumagana pa naman yung kamay ko. Mamaya ka na kumain, magti-tiktok muna ako. GGSSSS ka. Ang daming S. Ganda-ganda, sobra. I know, right? Ano naman ito ko ba? Ayan, kaldereta may tilapia. Nasa ko ba pa rito? Mahirap pa ako yung kaldereta. Iwain mo na yung kamati, sibuyas, tsaka sili. Anong hiwalay? Twice or crosswise? Ako na nga dyan, kita. Magsahin ka na lang. Mapapaganda mo, di ka marunong magluto. Magsahin ka na lang. Ah, sahin ka na ako. Sige, pe. Ilan ang gatang? Hanip ano? Joke lang. Baka mabasya ko. Siyempre, lambing ko lang yon para siya yung magluto. Marunong naman ako magluto, hindi lang masarap. Pero Jean, ang ipatimpla mo sa akin, hindi ka mapapahiya. Mas madali lang kasi timpla nun kesa sa kaldereta. Shoot, Mare, yung kaldereta ko, naglalasang sarsyado. Pungi! Ano ba? Mamaya na. May sakli ka pala, be. Hindi, sa'yo na yan. Pamigay mo sa follower mo. Ginawa mo. Sabi mo yan. Sige, pamigay mo lahat. Sige, comment down below.